ko nga dun sa isang workout session ko is 5 to 10,000 jumps, or kung magja-jump rope lang ako doon sa isang araw na yon, I will still prefer to use. Hello, this is Dan and welcome to another video. So in this video, i-review ko ang bago kong shoes, which is the Hoka Raincon 3. And at the same time, i-compare ko din siya sa ginagamit kong pantalon, which is the Nike React. So magkakaalaman na tayo dito. But before anything else, please do not forget to subscribe to my channel and hit the bell para ma-notify ka whenever I have new videos like this one. Expert sa sapatos at hindi rin ako masyadong mahilig sa sapatos. Binibase ko lang yung opinion ko based on how I feel habang ginagamit ko tong mga sapatos na to. Walang kahit na ano dito ang sponsored, hindi ito sponsored ng Nike, hindi ito sponsored ng Hoka, although free kong nakuha itong Hoka Raincon 3 dahil nanalo ako sa isang challenge ng Hoka Philippines sa Instagram account nila. So ayan, napanalunan ko to nung August, nung bagong release pa tong Hoka Raincon 3 dito sa Pilipinas. Pero ngayong November lang siya dumating. Actually, hindi ko na siya ina-expect na dadating, pero dumating siya. So ito, gagawin ko siya ng review para sa inyo dahil alam ko medyo marami yung interested or curious dito sa Hoka. So, umpisahan natin sa colorway ng Hoka. Sobrang gustong-gusto ko talaga yung colorway nila. Sobrang modern tingnan. And sobrang attractive niya kapag ginagamit mo sa pagtalon. Ito kasi, wala akong choice. Ito yung pinadala nila sa akin. Pero marami pa siyang ibang colors. Ang bright ng mga kulay niya. But at the same time, sobrang modern. Hindi yung mga bright na parang neon na parang ang luma tingnan. Dito kasi sa Nike React, marami siyang ibang colors. Pero ito yung pinili ko kasi syempre medyo classic na yung white and black. Ginagamit ko na siya for less than a year, more than 6 months na rin. Pero ayan, yung white niya medyo manilaw-nilaw na. So ayan lang yung maka-compare ko sa colors nila. Next naman, ang very noticeable talaga is yung weight. Sobrang gaan ng Hoka. Makikita nyo sa video, sinukat ko sila pareho. May measure ko sila. And medyo malaki yung difference nila sa weight kung sapatos yung pag-uusapan natin. Actually, ang tagline nitong Hoka Raincon 3 is all and nothing. So, ang pasok naman siya dun sa part na yun para sa akin. Kasi ang gaan-gaan talaga niya. And kahit hindi ko siya sukatin ng sa timbangan, kahit ganito ko lang siya hawakan, as in, mafe-feel ko talaga yung difference ng pagkagaan nitong Raincon 3 dito sa Nike React. Pagdating naman sa sizing nila, pareho silang size 7 yung kinuha ko, but medyo na-feel ko na parang mas spacious yung loob nitong Hoka Raincon 3. Parang medyo mas maluwag siya para sa akin, o dun sa, lalo na dun sa unahan na part, parang sobrang luwag niya. Actually, nung mga unang, siguro mga first 2 days na ginagamit ko siya, parang medyo naiilang talaga ako kasi nafe-feel ko talaga na sobrang luwag niya sa akin, although size 7 nga rin siya. Yung length, tama lang naman, pero yung lapad niya, doon ako medyo na-off. And actually, may times na parang tumatagilid yung pa ako kasi parang sobrang luwag niya sa akin kahit in-adjust ko na yung shoelace niya dito. But nung mga sumunod naman na araw na ginagamit ko siya, parang nasanay ako dun sa space na binibigay niya sa pa ako. And comfortable naman siya. Although hindi siya yung fit talaga na snug yung pa mo. Yung alam mo yun, fits like a glove. Unlike dito sa Nike React, ganun kasi yung nararamdaman ko. Dito sa Hoka, maluwag siya. Yun, malapad talaga siya para sa akin ha. Ang isa pang difference talaga na napansin ko is yung pagkakaiba nung tongue nila, yung cut ng tongue, yung sa Nike React, yung parang classic na tongue ng sapatos. Dito sa Hoka kasi may curve siya. And nung una parang na-feel ko na ayos ha, parang sakto siya dun sa paa. Pero dito kasi sa tongue ng Nike React, may cushion siya kahit papano. So kahit na sumasadsad siya dun sa harap na part ng paa mo, malambot siya, sakto siya. Dito sa Raincon, wala siyang masyadong cushioning eh, dun sa tongue na part. And parang nafe-feel ko na parang medyo may something na matigas ako nararamdaman. I don't know.
Or baka dahil hinihigpitan ko lang din yung shoelace niya doon sa top na part kasi nga, na-feel ko talaga na sobrang lapad niya or medyo maluwag talaga siya, spacious siya para sa paa ko. In terms naman doon sa flexibility ng shoes, pareho lang naman siya para sa akin, wala naman akong masyado na-feel na diferensya. Kung regular pricing ang pagbabasehan natin, mas mahal ng 500 pesos ang Hoka Rincon 3 compared sa Nike React. Although nakuha ko nga ng free itong Hoka Rincon 3, itong Nike React naman is nabili ko siya ng 3.5 lang. Madalas kasi siyang naka-sale sa Zalora. So ayun, nung naka-sale siya ng 3.5, doon ko siya nabili. Para sa akin, kung gusto niyo talagang karirin yung pagtalon bilang workout niyo or gusto niyo talagang matuto ng mga freestyle, mga tricks, isang importante rin na kailangan yung pag-investan is yung sapatos. Kasi ibang-iba talaga yung difference niya. Nung bago pa ako gumamit nitong Nike React, may kita nyo sa review ko nitong Nike React, ang una kong ginamit is yung Cloud Foam na Adidas na nasa 2,000 pesos lang. Sobrang na-feel ko talaga yung pagkakaiba nung ginamit ko na tong Nike React. So, ayun, kung gusto nyo talagang karirin yung pag-jump rope ninyo, might as well mag-invest kayo sa magandang sapatos kung meron na kayong budget. And speaking of, na-feel ko yung difference from Adidas Cloud Foam to Nike React. Syempre, trinay ko rin tong Hoka nang nag-skip ako ng libo-libo. And ang masasabi ko lang, medyo nakulangan ako sa performance ng Hoka Rincon 3 compared or coming from Nike React. Kasi kulang siya para sa akin sa cushioning doon sa part sa unahang part, although medyo spacious talaga tong sapatos na to, kulang siya sa cushioning dun sa unahang part, which is, I think, yun yung importante kapag tumatalon ka, kasi yun talaga yung tumatama kapag nagja-jump tayo, yung balls ng feet natin, diba? Yun yung proper form ng pag-jump natin. And honestly, nung trinay ko tong Nike React, naka-5,000 na ako at lahat. Wala akong naramdaman, sobrang smooth. Ang bouncy ng pakiramdam ko, natutulungan niya talaga ako sa pag-jump. Hindi ako nasaktan at all. Pero dito sa Hoka Rincon 3, nasa 1,000 pa lang ako. Medyo napipilit ko na yung may pressure doon sa balls ng feet ko. And to think na bago ko ginawa yung testing na yun, ay may rest ako ng 3 days. So wala akong kahit na anong workout na prior doon sa ginawa kong testing nitong Hoka Rincon 3. So I think it's fair naman. And although naka-reach naman din ako ng 4 to 5,000 nung araw na yun, medyo may na-feel talaga akong discomfort doon sa balls ng feet ko compared nung ginamit ko or nung unang beses kong ginamit itong Nike React. And actually, up to now, kapag nakailang 10,000 jumps ako in a single session dito sa Nike React, and wala akong kahit na anong na-feel na sakit sa paa kasi gusto ko yung cushioning nila. Dito sa Hoka, medyo may slightly, medyo kulang para sa akin yung cushioning doon sa unahang part. Based nga doon sa workout na ginagawa ko, yun yung na-feel ko sa paa ko dito sa Rincon 3. Pero syempre, hindi lang naman sa pag-jump rope ko ginamit itong sapatos nito. All throughout this week na nag-workout ako, itong Hoka Rincon 3 lang talaga yung ginamit ko. Kung nagpupunta kayo sa mga gym and magsa-cycling kayo, actually, nagamit ko siya sa cycling, okay naman siyang gamitin. Actually, masarap, komportable. Sobrang gaan niya. Overall or in general, I think this is a good pair naman of training shoes. Pero kung ang igogol ko nga dun sa isang workout session ko is 5 to 10,000 jumps or kung magja-jump rope lang ako doon sa isang araw na yon, I will still prefer to use my Nike React. So, ayun lang. If you like this video and nakatulong ka sa'yo, please do give it a thumbs up. Leave me a comment down below kung meron pa kayong ibang tanong. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Until next time. Bye!